So yun mga kapirata, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang paparating na chapter. Ano nga bang mga dapat nating i-expect sa parating na chapter after ng isang buwan na pagpapahinga ni Oda Sensei? Magbabalik na ba tayo sa Egghead Island o ipagpapatuloy pa din ang pagpapakita sa atin ng ilang mga flashback or ng mga nangyayari sa labas ng Egghead Island? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Halos lahat nga ng mahalagang plot points ay nahilatag na sa atin ni Oda Sensei. Isa-isahin natin ito ngayon, ang laban sa pagitan ni Kid at ni Shanks. Nakita nga natin ang conclusion ng laban na ito na nagresulta sa pagkawasak ng buong pirate crew ni Eustace Kid. Wala silang nagawa kung hindi ibigay ang kanilang hawak na copy ng Poneglyphs kay Shanks para lang ipakita na sumusuko na sila. Pero hindi yun sapat para pigilan ang dalawang giants na atakihin sila gamit ang Ikoku Sovereignty. Sa makatwid, mukhang yun na nga yung end of adventure ng Kid Pirates. At i-expect natin na magagaya si Kid kay Gecko Moria. Sumunod ay nagkaroon na din tayo ng update tungkol kay Kobe sa Hachinosu Island. Siya nga ay sinusubukang iligtas ngayon ni Garp kasama yung ibang member ng Sword. Nakita nga natin na naglaban si Garp dito at si Aokiji. Nagkaroon na din ng resulta ang laban sa pagitan ni Law at ni Teach, kung saan si Teach at ang kanyang pirate crew ang nanaig habang ang Heart Pirates naman ay nakatikim ng pagkatalo. Hindi kagaya ng nangyari sa Kid Pirate, si Law at ang kanyang pirate crew ay may posibilidad pa na makabangon mula sa pagkakatalo na ito. Sumunod ay yung balita sa Cross Guild. Nakita natin kung gaano nga ba ka-successful ang kanilang plano dahil ang isang normal na citizen ay nagawang pumatay ng isang vice admiral. Dito din ay nakita natin ang matapang na deklarasyon ni Buggy tungkol sa kanyang kagustuhan na sumali sa Road to One Piece kahit na siya ay tinututulan ni Crocodile at ni Mihawk. Sumunod ay nalaman din natin kung ano nga ba ang nangyari sa Reverie, kung saan nailatag at naipakilala sa atin ni Oda ng maayos ang ilang mga pangalan ng mga mahalagang characters gaya na lamang ng Five Elders. Nalaman nga natin kung ano yung nangyari sa pagitan ng Revolutionary Army at ng World Government. Nakipaglaban nga yung mga Revolutionary Army sa mga admirals na sina Ryukyu at si Fujitora. Nailigtas nga din nila si Kuma dito at nag-infiltrate si Sabo sa loob ng Sacred Marijoa, kung saan nakita niya nga yung empty throne, pati na rin yung trahedya na nangyari kay King Cobra kung paano siya pinatay ni Imusama, at ang pagkawala ni Princess Vivi ay nalaman din natin dito. Si Princess Vivi ay kasama ngayon ni Waffle at ni Big News Morgans. Nalaman din natin ang nangyari sa Lulusha Kingdom at ang tungkol sa weapon na ginawa ni Dr. Vegapunk na kung tawagin ay Mother Frame. Bukod sa nalaman natin ang pangalan ng Five Elders at ang kanilang mga mysterious powers or Devil Fruit abilities, ay nalaman din natin na meron pa pala silang malalakas na hukbo, which is ang Holy Knights. Nakilala nga natin dito si Saint Figarland Garling, ang Supreme Commander ng grupo na ito. At pati na rin yung tungkol nga kay Bonnie, kung ano nga ba yung naging interaction niya kay Sabo during Reverie at kung paano siya nakatakas sa Holy Land. Ayan nga yung ilan sa pinakamahalagang punto o plots na inilatag sa atin ni Oda. Gamit nga yung mga impormasyon na ito ay masasabi natin na magbabalik na nga tayo sa isla ng Egghead Island ngayon sa paparating na chapter 1087. Sa chapter 1078, which is yung technically huling chapter kung saan nandun tayo sa Egghead Island, nakita natin dito si Jinbei at si Stacy ay magkasama sa second floor building B. Kausap nga ni Stacy si Sentomaru upang sabihin na paparating na yung world government sa Egghead Island at wawasakin nga nila ang isla upang patayin si Dr. Vegapunk. Ito nga ay inihalin tulad niya doon sa nangyaring Ohara incident, kung kaya't pina-evacuate na ni Sentomaru ang mga nakatira sa isla. Now naisip ko nga lang na kagaya ng nangyaring pagkamatay noong mga nag-evacuate sa Ohara, malamang ganito din yung mangyayari sa Egghead Island. Sa pamamagitan naman ito ng utos ni St. J. Garcia, hindi niya nga ahayaan na makatakas ang mga tao na mula sa Egghead Island, kaya papasabugin nila yung mga barko nito, kagaya na lamang ng ginawa ni Akainu noon. Sumunod ay nakita naman natin ang nangyari sa third floor building C, kung saan hindi maganda ang sitwasyon ng grupo nila Usopp, dahil nga nakatapat nila dito ang S-Snake na ginawa nga silang bato, habang si Franky naman ay kalahati lamang yung naging bato sa katawan niya, kaya nagagawa
pa niya makapagsalita dito. Ang tanong tuloy e paanong hindi na petrify si Frankie ng tuluyan? Ito ba ay sinadya ng snake o hindi? Then nakita din natin dito si Pythagoras, which is para sa akin ang technically unang namatay na Vegafunk dahil siya ay pinasabog nga ng snake. Pero hindi pa tayo sigurado dyan. Tsaka medyo nagtataka din ako dito sa reaksyon ni Pythagoras noong nakita niya nga si snake. Para bang nag-iisip pa siya ng sasabihin niya dito. Medyo suspicious siya sa part na ito. Pero alam naman natin na si York na nga yung traitor. Nawang tanong dito sino kaya yung magliligtas kay Frankie, Usopp at kay Lilith mula sa pagkakapetrify. Alam nga natin na ayon kay Bowa Hancock, noong ginawa niyang bato yung mga tauhan ni Teach, siya lang daw yung makakapag-undo ng petrification. Kaya kapag pinatay siya ni Teach, hindi niya maililigtas yung mga kasamahan niya. So may isip natin na yung ability ni Bowa Hancock at ng snake walang way para matanggal. Na mukhang miski yung tubig dagat ay hindi gagana. Pero hindi pa tayo tuluyan nakakasigurado dyan. Isa sa mga naiisip kong makakapunta sa lokasyon nila Frankie ay sina Jinbei at si Stassi. Kasi kung yung tubig dagat ay makakatulong para mawala yung effect ng powers ni snake, malamang si Jinbei ang magiging sagot para mailigtas sila. Pero may isa pang makakatulong, which is si Chopper. Si Chopper naman at ang grupo niya ngayon ay nasa second floor building A, which is mas malapit kumpara sa lokasyon nila Jinbei at Stassi. Sa tulong ni Chopper, pwede nga siyang gumawa ng cure na magpapaalis ng petrification ni Usopp, Lilith at ni Frankie. Ang kaso nga lang, yung grupo nila Chopper ay papunta ngayon sa sinasabing room ni Atlas. Ayun nga daw yung room na matagal lang sinarado ni Dr. Vegapunk. Ngayon kasi yung goal nila ay mahanap si Dr. Vegapunk. Kaya naman mukhang imposible na magkasalubong nga sila. Pero malamang may kita natin ito sa darating na chapter. Dahil nga sa mga ideya na yan, wala akong maisip kung sino nga ba talaga ang makakatulong kina Frankie. Kahit sana makasalubong man lang nila ang kahit sino sa dalawang grupo na nabanggit ko. Kasi kung hindi, delikado sila sa mga babagsak na debris mula sa mga pagsabog na nagaganap. Pero ang grupo naman nila Nami na nasa third floor building A, which is technically katabi lang ng lokasyon nila Frankie, mukhang hindi sila makakapag-offer ng tulong kila Frankie. Kasi nga, nandun si S-Shark sa lokasyon nila. Pero sa ngayon, ito ay kinakalaban naman na ni Sanji. Habang si Edison naman ay hawak ni Nami na nawala ng malay. Si Brook naman dito ay sinabi pa na hanapin niya na lang daw muna si Dr. Vegapunk. So we can say na hindi din sila agad makakatulong kina Frankie. Layo na tayo dyan. Sunod na dapat nating abangan ay ang tungkol kay Bonnie. Huli nating nakita na umiiyak si Bonnie after niyang makalabas doon sa memory ni Kuma. Ito ang may pinakamataas na possibility na italakay sa atin sa darating na chapter. Ano nga ba yung nakita ni Bonnie sa loob? Sino nga ba talaga si Bartolomeo Kuma? At kung kikilos na ba ulit si Bonnie after niyang malaman ang katotohanan sa mga memories ni Kuma? Yan ay paniguradong magiging highlight ng chapter 1087. Nakita din natin sa chapter na ito ang paglalaban sa pagitan ni Luffy, Lucci, Zoro at Kaku doon sa S-Bear at S-Hawk. For sure, may kita natin ang kabuuang laban na ito upang bigyan tayo ni Oda ng bakbakan after ng kanyang hiatus. Nakaka-excite pa ding makita kung ano pa yung ibibigay sa atin o ipapakita sa atin ng tandem ni Luffy at Lucci, pati na rin ni Zoro at ni Kaku. Then lastly ay sinabi ni York kay Vegapunk na isa lamang daw dapat ang Vegapunk na matitira sa mundo. Pagpapahiwatig na ang lahat ng Vegapunk handang patayin ni York, maging yung original. Malamang sa susunod na chapter ay may kita natin ang gagawin ni York sa nakakulong na Vegapunk. At ngayong si Shaka at si Pythagoras ay patay na, apat na lamang na Vegapunk ang kailangang patayin ni York para siya na lang talaga yung matira. At ang prediction ko nga na susunod na mamamatay o mawawasak na Vegapunk ay walang iba kung hindi si Atlas. Para sa additional predictions ko naman, ilan sa mga pwedeng makita natin ay ang pagdaong ng barko na sinasakyan ni Kizaru at ni St. J. Garcia sa Egghead Island. Pwedeng ito yung magiging ending ng chapter 1087. Sunod ay yung idea kung ano nga ba yung ginagawa ngayon ni Caribou. Tagal-tagal na nga rin natin siyang hindi nakita. At sumunod ay yung tungkol kay Katarina Devon at kay Lafitte. Iniisip ko nga o pinipredict ko na silang dalawa ang ilan sa mga nakasakay sa barko ng Blackbeard Pirates na papalapit ngayon sa Egghead Island. At kung hindi man ipagpapatuloy ang Egghead Island sa chapter 1087, malamang ang pag-i-expand ng introduction kay St. Figarland Garling at sa mga Holy Knights, pati na rin yung kwento sa Sacred Marijoa, pwede nating makita o pwedeng ipagpatuloy. Which para sa akin ay sakto lang dahil sa chapter 1086, yung huling page nga nun ay yung introduction kay Figarland
Ireland Garling. So yan nga yung aking mga prediction na naiisip para sa darating na chapter 1087. Ano yung masasabi nyo mga kapirata? I-share nyo naman yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Paalam!